Hello mga kabulgar at mga ka-Kabati BTS. Welcome sa another episode of a special edition actually ng hashtag Celebrity BTS. And this morning, kasama natin, syempre ang mga kasama natin last week na sina Senyor Socrates Magnus at si Maestro Honorio Ong para another prediction sa mga kapwa natin at sa mga local celebrities natin na paborito ng mga fans ng Bulgar. Bago tayo mag-umpisa, papakilala ko muna sa inyo si Senyor Socrates Magnus at si Maestro Honorio Ong na gumagawa ng ating karunungang dihim, panaginip, at saka yung horoscope. And si Maestro Honorio Ong, siya naman yung gumagawa ng kapalaran ayon sa palad at saka numerology. Para sa mga fans ng Bulgar, sa mga readers na nakasubaybay sa atin, matagal na po silang nagsusulat sa Bulgar at kung authority lang din ang pag-uusapan, walang question na sila po yung talaga makakapagsabi kung ano yung kapalaran ng mga local celebrities natin base sa numerology, sa astrology, at saka yung mga sinasabi nga po natin nakakapagbasa sila ng mga panaginip. So, Maestro Honorio Ong, greet muna po sa ating mga listeners and viewers sa Celebrity BTS. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga fans. Narito po si Maestro Honorio Ong, ang inyong lingkod, upang bigyan prediction natin ang mga pangunahing artista sa araw na ito. At lagi din po kayo magbasa ng pahayagang Bulgar dahil mayroon po tayo doong 2020 forecast para malaman nyo ang inyong kapalaran sa taong ito ng 2020. And si Senyor Socrates Magnus. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Senyor Socrates Magnus, ang may column ng Karunungan Lim, Panaginip at Daily Horoscope. Kasalukuyan po ay meron tayo doong prediction of the world sa karunungan lihim. Binabati ko po ang lahat ng Happy Year of the Rat. And syempre ang inyong host, si Attentionist na Bida, para sa hashtag Celebrity BTS. Okay, last week, nag-discuss po tayo ng mga kapalaran ng ating mga celebrities base sa kanilang zodiac sign, birthday, and yung mga na-feature po natin last week is sina Nadine Lustre, James Reed, Bea Alonso, Gerald Anderson, and Julia Barreto. Ito yung mga controversial sa showbiz ngayon. Last week, mabilisan lang pong recap. Last week, napag-usapan natin tungkol sa hiwalayang Nadine James. Ano ba yung mga nahaharap niya yung 2020 para sa kanila, sa career, sa love life. So, balikan lang po natin. About Nadine and James, mabilisang recap po nung pinag-usapan natin last week, compatible ba sila? Ano pong nakikita nyo kapalaran nila ngayong 2020 sa career and sa love life? Si Nadine po at saka si James ay parehas na may Chinese zodiac animal sign na rooster. Dahil po dito sila ay compatible sa law of attraction na the same feather flocks together. Dahil sila po dalawa ay rooster. Si ang kasunod po dito si Bea Alonso at saka si Gerald Anderson. Si Bea Alonso po ay nasa zodiac sign na Libra, samantalang si Gerald Anderson ay nasa Pisces. Sila pong dalawa ay hindi compatible. Astrologically, hindi sila compatible. At kaya mas compatible si Gerald guy? Si Julia Barreto po ay nasa Pisces. Si Gerald Anderson tsaka si Julia Barreto parehas pong Pisces. Katulad kanina, verbs of the same feather, parehas silang Pisces, sila po ang compatible. Kaysa sa Libra, kung babanggitin Willy, yung pagiging Pisces ni Gerald. Sa madaling sabi, hindi compatible si Bea Alonso at Gerald Anderson. Higit na compatible muli si Gerald Anderson saka si Julia Barreto. Si Maestro Honorio, ano po yung nakita nyo last time? Katulad ng pinaliwanag natin noong nakaraang linggo, si Nadine at si James Reed ay compatible, unang-una na dahil si Nadine ay may zodiac sign na Scorpio. Ito po ay may elementong tubig, habang si James Reed naman ay may zodiac sign na Taurus. Ito po ay elementong lupa. Ibig sabihin, kinakailangan ng lupa ang tubig. Kaya kahit magkagalit o magkaroon ng konting problema si Nadine at James, magkakabalikan po sila dahil sila ang tubig at ang lupa ay itinakda upang magsama. At hindi lang po magsama, kundi magkaroon ng isang malusog at maligayang pagsasama. Sa numerology naman po,
Si Nadine ay may birthday na 31 o 3 plus 1 equal 4. Alalahanin po natin na ang year 2020 ay may suma total ding 4 dahil ang 20 plus 20 equal 40, 4 plus 0 equal 4. Ibig sabihin magkakaroon ng significant event sa buhay ni Nadine sa taong ito. Kaya kung nagkaroon man sila ng bahagyang di pagkakaunawaan ni James Reid, ang lahat na yon ay bahagi ng 2020 para kay Nadine dahil maraming mga extreme na pangyayaring magaganap sa kanyang buhay ngayong 2020. So, mas matimbang po yung positive? Hindi, mas matimbang ang extreme. Ang ibig ko lang sabihin, minsan magkakaroon ng negative, pero yung negative na yung papunta sa positive. Parang yung kinuwento ko nung nakaraang Sabado na ang dilim ay sinusundan lagi ng liwanag. Kaya magkaroon man ng problema sa relasyong Nadine at James, sa bandang huli ay happy ending din sila. Dahil ang birth date na 31 ni Nadine ay compatible din sa May 11 na birth date ni James Reid. Kaya sa mga fans ni James Reid at ni Nadine, kung ano man ang dumating na pagsubok sa relasyon nilang dalawa, umasa kayo na sa isang positibo at maligayang pagsasama pa rin, mauuwi ang kanilang relasyon. Kay Bea naman at Gerald at Julia Barreto, mapapansin natin na kapag sinasabi natin na hiniwalayan ni Gerald si Bea dahil kay Julia, medyo kung maka-Bea ka ay malulungkot ka. Pero hindi dapat. Dahil sa astrology, hindi naman ka-compatible ni Bea si Gerald. Dahil ang Libra, kailanman ay hindi ka-compatible ng Pisces. Ang Libra ay may elementong air. Ang Pisces naman ay may elementong water. Kahit hanginan ang water, wala namang mangyayari. Ganun din naman ang air ay wala namang kaugnayan sa tubig. Sa madaling salita, mas mainam pa ngang hanggat maaga ay nagkahiwalay na ang Libra at Pisces. Kaysa naman, nagsasama sila na darating ang panahon, matatagpuan din ng isang Libra ang tunay niyang kakompatible sa zodiac sign na Gemini at Aquarius at kapwa niya Libra. Yun ang tinatawag na pare-pareho silang air type katulad din ni Bea. Kaya magpasalamat yung mga fans ni Bea na nagkahiwalay sila ni Gerald dahil mas matatagpuan ni Bea ang kaligayahan sa isang Gemini o kaya sa isang Aquarius. Samantala, si Gerald naman at Julia ay compatible sa astrology dahil pareho silang Pisces. Bukod sa astrology, compatible din si Gerald at Julia sa numerology. Alalahanin natin na ang birth date ni Gerald ay 7. Ibig sabihin, weak number. Natagpuan niya ang isang strong number sa numero o birth date ni Julia na 10. Ang pagsasama ng weak at strong number sa numerology ay compatible. Ganun din naman, sa 7, ang secondary ruling planet nito ay Moon. Habang ang 10 o 1, ang ruling planet nito ay Sun. Ang pagsasama ng Moon at Sun ay magiging maligaya. Kaya, compatible si Gerald at Julia at inaasahan natin ng isang maligayang relasyon para sa kanila. Habang si Bea naman, darating ang panahon, matatagpuan niya ang tunay niyang kakompatible. Na muli, uulitin ko, ang tunay na kakompatible ng isang Libra ay Aquarius, Gemini o kaya kapwa niya Libra. At sa numerology, dahil 17 ang birthday ni Bea, kailangan niya makatagpo ng isang weak number. Ang 17 ay 1 plus 7 equal 8, strong number. Ang kailangan matagpuan ni Bea ay isang weak number na katulad ni Gerald, 7, 16 o kaya 25. Pwede rin ng 2, 11 o kaya ay 29. Pero kung gusto ni Bea ang magpayaman, ang kailangan niya matagpuan ay 5, 23 at 14. Matatagpuan na kaya niya yan? Matatagpuan ni Bea yon dahil bukod 2020? Sa significant ng mga taong isinilang sa 4, ang 2020, significant din ito sa mga isinilang sa 8, 17 at 26 dahil ang 8, 17 at 26 ay ka-affinity ng number na 4. Ayan. So abang-abang sa mga fans ni Bea. Okay? Anyway, sa mga gusto pong mag-comment, feel free to comment. Nandiyan lang po, tutok lang po kayo sa amin. Samahan niyo po kami sa isang oras na paghahatid ng mga prediction ng mga local celebrities natin. Okay. Ayan, may nanonood na sa atin. Shout out kay Mildred Rualo. So kung may tanong ka kay Senior Socrates and kay Maestro,
tungkol sa mga favorite stars mo, mag-comment ka lang po para babasahin natin mamaya. Okay? For this episode, alamin natin ito, maraming fans to. Maraming fans to, senior and maestro. Sumikat siya mga 2015-16 at nakilala siya bilang Dub Smash Queen and Yaya Dub ng showbiz. Sumikat ang love team nila ni Alden Richards at tinawag itong Aldub. So kayo ba fans ng Aldub? Yes, ma'am. Ayan. So marami talagang fans ang Aldub. So alamin natin ngayon, compatible ba talaga sila at bakit sila sumikat ng todo-todo pero naghiwalay din yung love team? Ano ba ang nakikita nyo sa kapalaran ni Maine Mendoza and Alden Richards ngayong 2020? Simulan ko muna natin kay Maine. Si Maine Mendoza po ay may animal sign, Chinese animal sign na pig. Ang birthday niya muna, senior, is March 3, 1995. Ang birthday niya ay March 3, 1995. At ang kanyang animal, Chinese animal sign ay pig. Samantala si Alden Richard ay may birthday na January 2, 1992. At ang kanyang Chinese animal sign ay sheep or goat. Ang pig po at ang goat sa Chinese astrology ay magka-compatible. Kaya silang dalawa po ay magka-compatible. So nag-swak sila sa umpisa. Ang compatible po sa larangan ng panghula ay mababaw na basihan ng relasyon. So hindi ibig sabihin na compatible. Hindi kayo. Dahil compatible ang dalawang tao ay magiging mahaba silang magsasama bilang mag-compatible. Na magkakaroon ng relasyon. Hindi mababaw po 'yon. Kaya maraming Pilipino at Pilipina ang nagtataka kung compatible sila pero nagkahiwalay sila. Dahil ang compatibility po ay sa dictionary, like the same like, unlike, likes, unlikes. Ibig sabihin, wala ka pong madidinig doon na love, puro like. Kaya sa Facebook, nung dati, puro like. Nakita na ng Facebook, ang mga Pilipino, dinadaya ang dictionary nila sa compatible, nilalagay sa love, nilagyan na po ng heart. Kaya malinaw na, magkaiba ang like sa heart. Dahil ang like lang ay sa compatibility. Ang compatibility po muli ay mababaw na basyan sa pakikipagrelasyon. So, ano po linawin lang natin, senior? Yung compatibility, iba to sa konsepto ng soulmates, ha? Iba po. Okay. So, compatible lang sila pero hindi sila soulmates. Kaya, pwede silang magkahiwalay. Okay. So, kaya siguro sila nag-swap bilang Aldab kasi compatible sila. Compatible, sa compatibility po yun. Ano ba yung mga personality ni Maine? March 3 po sa 1995, sa larangan ng astrology ay pinag-ari ang dalawang planeta, si Jupiter at si Uranus. Ang para ibig para doon sa zodiac sign na Pisces para kay Maine Mendoza. Ang ibig sabihin po nung March nung 3 si Jupiter, malaki. Nagkataon yung numero 3 niya, 3 taon 3 po si Maine ay si Jupiter din na nag-aari. Dahil dito nakakuha po rin sa laki ng magandang kapalaran ni Maine Mendoza ay nakakuha doon ng malaking bahagi si Alden Richard. Kaya sa unang salpukan na kinabang si Alden kay Maine Mendoza. Ganun po yun. Ano masasabi ng mga fans dyan ng Aldab? Si Alden ba ang parang nahigop siya ni Maine? Natulungan. Yan, tama ka. Napakataas ng planeta ng Jupiter. Sa Roman mythology, siya po ang pinakamataas na the gods sa Roman mythology. Ang katapat niya sa Greek mythology, si Zeus, isang pinakamataas ding god sa Greek mythology. Na sobrang taas niya, nabahagian niya, kaya ng pag-angat si Alden Richard, na isang Capricorn na mahihiyain naman talaga, Kimi. Kaya yung pagiging kimi at mahihiyain at weak dahil numero 2, papaliwanag ni Master Mamiya sa numerology, ay malaki ang bahagi ng pagkakabiyaya ni Maine Mendoza kay Alden Richard kung sa pasikatan ang pag-uusapan. Maaring hindi magustuhan ng mga fans ni Alden Richard, pero yun po ang analisa sa astrology. Na ang Capricorn ay earth sign. And weak number. Yun po ay tinatawag lang, basihan. Sa pagpilatan mo yun, tanggalin mo na yung mga planeta at mga pamagat na yan,
ilalagay mo na sa realidad, sila po ay mahihiyain, Kimi, at itutulak pa. Ibig sabihin mo, Senyor, kung hindi dumating si Maine Mendoza sa buhay ni Alden Richards, hindi makakamit ni Alden yung ganong kasikatan? Tama. Oo, tama. Kaya ganun po ang nangyari. Ngayon, siyempre, sa pagkakaintindi ko, may ibang... Ito, ang bagong boyfriend ni Maine ay si Arjo at Taide. Pero bago tayo pumunta kay Arjo, si Maestro, baka may masasabi siya dun sa ano eh. Itong kay Maine Mendoza na isinilang noong March 3, 1995, ay may zodiac sign na Pisces sa birth date na 3. Ang destiny number ni Maine ay 3 din. Ibig sabihin, dalawa ay 3 niya. Paano ba kinukuha yung destiny number? Yung destiny number ay ang buwan ng pagsilang ay ipa-plus mo sa birth date at sa year. Kaya March 3 yon. 3 plus 3 plus 1995. 2001. Yung 2001, 20 plus 1 equal 3. Kaya si Maine Mendoza, katulad ng sinabi ni Senyor, ay super strong sa numerology. Tandaan nyo, sa numerology, super strong ang number 3. Pagkatapos, si Alden naman ay may birth date na 2. Pero ang destiny number niya ay 6. Ang destiny number ni Alden, 1, yung January, 1 plus 2 plus 1992, 1995. Pag single digit mo yung 1995, ang lalabas na destiny number ni Alden ay 6. Mapapansin mo, 3 plus 3, birth date ni Maine. Yes. Ano sagot? 6. Compatible sila. Kasi sila ay nasa series of 369. Tinatanong mo, Ja, bakit sila nagkaroon ng aldab o impact? Dahil sa numerology. Dahil parang kumbaga pinagtagpo talaga sila ng tadhana. Tama si Senyor, hindi sila pinagtagpo ng tadhana. Nahatak. Hinatak ng persa ni Nadine ni Maine yung week number na 2 ni Alden. Okay. Kaya kundi dahil kay Maine, hindi naman sa malalaos. Mabagal. Ang pag-unlad ni Alden. Tama. Swerte ni Alden, dumating sa buhay niya ang isang Jupiter. Parang magiging point of argument yan ang mga Aldab. Wala tayong magagawa dahil nagkataon lang ang pangalan niya ay Alden at Maine. Pero totoo, ang pinag-uusapan natin rito, numerology o number at planeta. Nagkataon, Moon, ang ruling planet ng 2 na isang week. Diba pabago-bago ang moon, lalaki, liliit, didilim, lilinaw. Pero ang Jupiter kahit kailan ay hindi nagbabago. Siya ang pinaka-lucky na planeta. Pinakamaswerteng planeta ang 3. Kaya laging dala-dala ni Maine ang swerte sa bawat pakikipagrelasyon. Sa pakikipagrelasyon lang ba or pati sa career? Sa career. Ang sinasabi kong swerte, yung lalapit sa Jupiter ay suswertehin. Okay, so mahihigop niya yun. Hihigupin ng mga strong number ang week para maging swerte ang week number. Bukod dito sa number o sa numerology, compatible din sila sa astrology. Dahil si Maine ay Pisces, isang water element. At si Alden ay isang Capricorn, isang earth element. Okay. Dinidiligan ng Capricorn, ng Pisces, ang Capricorn. Katulad din kanina, so siya pa rin ang nagbibigay, nagbibigay buhay sa isang Capricorn o sa Earth. Kaya, compatible sila. Naku, paano yan? Anong mangyayari sa karir nila ngayong 2020? Sinong mas aangat? Mas aangat ba? Dahil malaki yung Jupiter, di ba? Mas yung karir ba ni Maine, ma-overshadow niya si Alden? Titingnan natin yan kung sino ang higit na aangat sa kanila sa pamamagitan naman ng pag-aanalisa ni Senyor Socrates. Ayon po sa astrology ngayon, simula pa nung bagong pumasok ang year 2020, ang planetang Jupiter ay nasa zodiac sign na Capricorn. Kaya si Alden po ay patuloy na lalaki ang kapalaran. Dahil ang kahulugan po ng Jupiter nga ay malaki at dakilang magandang kapalaran. Samantala, si Maine Mendoza na likas na Jupiter dahil sa 3 at destiny number 3 ay patuloy na palalakasin niya ang kanyang papel ay palalakasin niya ang maihina. Kaya siya po ay mababawasan ng lakas.
kumbaga sa siya ang tagapagbigay ngayon ng mga swerte sa buhay. Ganito lang po kasimple yun eh. Kung ikaw pinanganak sa sod sa anumang petsa, dahil sabi nga ni Mastro, taon 3 si Main, kung ikaw pinanganak sa anumang petsa, gusto mo bang swerte sa year 2020, makipag-ugnayan ka, dumikit ka, at gawin mong best friend or kaibigan, o wag mo nang hiwalayan ang mga taon 3. Kasi yung numero ni Jupiter ay 3, yun po ang suswertein. Kaso nga, nagkahiwalay nga sila. Hindi. Sa ibang pagkakataon, ito pong si Alden, hindi tao, kundi yung mismong planeta ni Jupiter ay nasa kanyang kapalaran ngayong 2020. So kahit wala na ngayon sa buhay niya si Main, suswertihin pa rin. Oo, dahil yung planeta mismo ng Jupiter ay nasa Capricorn ngayong 2020. Yung sinasabi ko pa kanina sa mga hindi naman ang birthday iba, hindi taon Jupiter, kayo naman, pwede kayong dumikit sa mga taon Jupiter na pinanganak sa 3, 12 at 21 kung gusto nyo swertihin. Ngayon, hindi nyo naman alam hindi nakakahiya na may tanong about birthday. Ito pong Jupiter, magaganda ang hugis ng ilong. Tsak na hindi pango. Kaya, nakakahiya itanong birthday, pag nakakita kayong tao, maganda hugis ng ilong, at mukhang mataas ang pagkatao, siya po ay pinanganak, ay likas na Jupiter. Kaya siya din po ay lagi mahilig sa kulay asul. Kasi hindi nyo man maitatanong ang birthday agad-agad eh. At siya po mula sa ibaba, ang kanyang kasaysayan ng buhay ay tiyak na magkakaroon ng rango. Supervisor, manager at may-ari ng kumpanya. Sila po ang mga taong Jupiter. Gusto mo bang swertihin? Maghanap ka ng mga taong Jupiter katulad ng nabanggit ko para sa taong year 2020. Ganun po ang basa. Oh, so yung karir ni May naman, sabi mo... Tagapagbigay ng swerte sa lahat ng taong didikit sa kanya. So ngayon, kaya nga, kung si May malakas talaga, likas na malakas, so mas maganda bang magiging karir niya ngayon 2020 na naghiwalay na sila ni Alden? Sa relasyon po. Ang relasyon po sa ni... Sa career, sa tingin, dahil masarap ang mas palad na nagbibigay kaysa tumatanggap sa ganong prinsipyo, mapalad si Main dahil siya ngayon ang tagapagbigay ng swerte. Pero siyempre, hindi naman yun ang basihan ng lahat ng tao, makakaramdam si Main ngayon na siya ay ginagamit lang ng mga nasa paligid sa kanya. Sino yan? Naku, baka nililing kasi siya kay Arjo Ataide. Yung number ba ni Arjo Ataide? Kasi binabash si Arjo, sinasabi nilang ginagamit lang niya si Main. Hindi ko ba? Paliwanag din naman po, according sa birthday ni Arjo, siya ba yung taong tipong user at ginagamit lang ba niya si Main? Ito po yung... Para sa kasikatan? Ito po ang birthday na nakapid dito, si Arjo Ataide. November 5, 1990. Na ang destiny number ay 8 sa zodiac sign na Scorpio at ang animal sign ay horse. Siya po ay November 5, Scorpio, water sign. Ang water sign po ay weak, mahina. Katulad ng isang linggo, last Saturday, sinabi na natin, ang astrology parang mahirap maintindihan. Pero simple lang po mga water sign. O, ito po ganito, kumukuha kayo ng baso, lalagay nyo ng tubig, makititigan nyo mabuti. Yung tubig sa loob ng baso, yakap-yakap ng baso. Hindi, walang silbi ang buhay, walang size yung tubig kung hindi siya niyakap ng baso. Dahil lalaglag siya sa lupa, wala na siyang kabuluhan. Kaya po si Alden, Arjo Ataide at si Main Mendoza, siya po ngayon ang baso niya na yumayakap sa kanya, kaya siya nananatiling may forma, katulad sa tubig sa baso, ay si Main Mendoza. So ibig sabihin, yung weak number ni Arjo, kaya din siya ngayon lumalakas. Dalawat. Kumbaga na naling siya kay Main. Si Main ay strong eh. Strong in personality, di ba? So ngayon, pero yung gusto nga nating malaman, yung bang paglapit or pagdikit ni Arjo kay Main ay may tunay na pagmamahal or may intensyong gamitan lang? May ganun ba? Kasi yun ang binabash kay Arjo. Base dun sa personality and sa birthday. Ang sasagot po niya na si Maestro Norio. Alam nyo, yung gamitan,
Sa mababaw na pag-aanalisa lang yan, di ba? Nilalagyan lang natin ang pangalan to na si Main tsaka si Argue. Pero ang tunay na esensya ng numerology at astrology, naghahatakan yan. Gusto mo man siyang gamitin o ayaw mo man siyang gamitin, sabi nga natin sa pag-ibig, pagtatagpuin kayo ng tadhana. Ganon din sa relasyon. Gusto mang gamitin ni Argue si Main o ayaw niya mang gamitin, pagtatagpuin sila. Bakit? Sa kusa naman. Tama. Ang unang-una niyan, kusang magtatagpo ang mga number na magkakakompatible. At kusa ding maghihiwalay yan pag hindi sila magkakompatible. Ah, okay. Ibig ko sabihin, nagulat naman ako tinatawag lang nating nagagamitan. Pero totoo, yung mga number ang kusang parang magnet. Pag may bakal, kusang pupunta doon yan, di ba? Ngayon ang tinatanong mo dyan, bakit ba naghiwalay si Main at Alden, tapos ay pumasok naman sa eksena si Arjo? Balik ulit tayo sa compatibility. Yung Pisces at Capricorn, compatible yan. Dahil nga, water ang Pisces, earth ang Capricorn. Pero paano ba magmahal o makarelasyon ng isang Capricorn? O Capricorn din ako. Sorry, pero ang mga Capricorn ay hindi sila emotional. Ganun ba? Kaya kung ako ang isang Pisces sa katawan ni Main at nakikita ko yung relasyon na hindi naman sa hindi masaya, kulang sa lambing. Ang mga Capricorn. Tama, kulang sa lambing, kulang sa... Ano kasi sila? Pero di ba yung mga Capricorn, sila yung mga loyal daw magmahal? Iba naman yung sa lambing. Teka, sandali lang. No? Ang mga Capricorn, seryoso sa buhay. Ngayon, para mas malinawan natin kung paano ba yung umibig ang isang Capricorn na hindi naman gaanong magugustuhan ng isang babaeng naghahanap talaga ng lambing at kalinga, ay ipapaliwanag ni Senyor kung paano umibig ang isang Capricorn. Pagkatapos, ipapaliwanag ko ulit kung paano naman dumating sa buhay ni Main si Argyo na isang Scorpio na mas masarap magmahal kaysa sa Capricorn. Ulitin ko lang ha, ipapaliwanag ni Senyor Socrates kung paano magmahal ang isang Capricorn na hindi naman ganong kasarap magmahal dahil siya ay isang Earth-type sign. Ang Earth-type po ay sinisimbolo ng isang batong hindi naman natitinag. Itutulak mo pa. O, isang malaking bundok na ubod ng gandang bundok, hindi rin gumagalaw. Kasi po, lupa, hindi gumagalaw, naka-steady lang. Dahil dito, hindi sila masarap mahalin. Kasi naka-steady lang sila eh. Kailangan biruin sila, harutin, o ano man, o pakisama na maganda. Kasi wala, ang tawag sila, cold and timid. Ganun. O ngayon, merong acquired knowledge. Pagka nakaranas silang mali, may i-adjust naman nila sarili. Pero muli silang babalik dun sa kawalang kwentang magmahal. Pero so, family diba, type. Personality ng mga Capricorn. Ha? Ako kasi nga dahil Capricorn, personal experience, masayahin ang mga Capricorn. And ba pagmahal din naman, hindi lang, dahil ba hindi lang showy like si Arden kasi. Oh, hindi showy. Posibleng dahil ang priority ni Alden is yung career niya. Yun ba yung isang factor kung bakit hindi siya showy magmahal? Likas pong hindi showy itong Capricorn. Siyempre, lahat naman tayo mapagmahal. Kaya lang, ang dahilan ng pagkakalayo niya sa kanyang karelasyon, sasabihin ng kanyang karelasyon, hindi nga siya showy. Ikaw man ma-in love siya, hindi showy, pero siguradong mahal-mahal ka naman Capricorn, doon hindi magkakatugma. Magkakalayo kayo. Ang makapapangasawa po ng Capricorn, dahil earth sign, yung madalas yung mabasa sa Bulgar, sa aming mga kolom, the boy next door, the girl next door para kay Alden. Ang ibig sabihin po, ano po yon, yung poetic verses or artistic literature wording po yon, the boy next door or the girl next door. Ang ibig simpleng sabihin lang, no, kung sino ang malapit sa'yo, siya mong mapapangasawa o makakarelasyon. Pag malayo na, hindi na. Kaya, si May na lumayo ang love kay sa Capricorn, darating ang panahon, hindi na sila. Kasi kung sino ang mapalapit lang naman sa Capricorn eh. Kaya ang Capricorn, ang mapapangasawa, the boy next door, seatmate, roommate, at close or very close friend. Yun po ang ibig sabihin nun. Ito naman hindi siya mag-e-effort, hindi siya makakapangasawa. Wala pong effort yun. Ang tawag po doon, dahil dito sa atin sa mundo, mayroon acquired knowledge at natural knowledge. Tayo dahil lahat, hindi naman marunong engineer, mag-aaral tayo, magiging engineer tayo. Ang tawag po doon, acquired knowledge. Pero samantala, may mga kalpintero, ubod ng galing, likas po sa kanilang magaling ng gumawa ng bahay. Kaya po yung Capricorn, mag-e-effort, acquired. Kailangan matuto siya sa buhay niya kung paano siya
tatalo yung mga kahinaan. Ito po si si Arjo po at si Maine, papaliwanag naman ni Maestro. Ngayon, naipaliwanag ni Senior na ang Capricorn ay straight. Yun ang saktong salita eh. Kapag pinapili mo sila ng hugis, ang pipiliin nila, diretso. Pag itong mga Pisces, masyado silang ano, no? Goal-oriented. Tama, nakuha mo yung salita, goal-oriented. Kaya sila pwede rin family-oriented. Pero hindi sila yung showy, yun nga, yung straight. Hindi, parang hindi priority sa kanilang love, ganun ba yun? Priority rin nila kung ang love ay tungkol sa family at sa pagiging straight. Ibig ko lang sabihin, sila, hindi sila gagawa ng kalokohan agad-agad. Hindi mo sila matutukso, hindi mo sila mabibiro na lambingan. Kulang sila sa arts, sa madaling salita. Kulang sila sa hugis. Kaya kapag pinagpinta mo ang isang Capricorn, puro straight line, square, ganun. Pero hindi sila... Baga hindi makulay ang buhay. Tama, kulang ng kulay, kulang ng kurbada. Yun. Gusto nila parang laging righteous sila, yun, ganun. Tama, righteous. Kaya hindi sila magtatry sa mga hindi naman straight na bagay. O hindi naman sakto. Kasi nga earth sila. Kasi main, yung hinahanap niya, lahat tayo ay naghahanap ng kurbada, ng kulay, ng sarap, ng ligaya, ng challenge, ng iba't iba pang lalayo tayo sa rules, sa naka-pattern, ayaw natin yan, lahat tayo. Kaya lahat tayo maghahanap ng hinahanap din ni Maine. Natagpuan niya to sa isang Scorpio. Ang Scorpio, ang pinakamaraming kurbada, napanood mo Scorpio Nights. Ganon silang magmahal. Makulay. Kasi yung Scorpio Night, pwedeng endingan niya ng happy ending eh. Kaya lang na-endingan ng medyo hindi happy. Pero ang gusto ko ipaliwanag, paano ba magmahal ang Scorpio na napakagandang, napakaganda, napakatugma sa hinahanap naman ng isang Pisces. Dahil ang Pisces ay isang water type sign na weak. Bagamat strong ang 3 na number ni Maine, emotional weak. Oh, weak yung kanyang pagiging Pisces. Naghahanap din yan ng isang strong na zodiac sign. Na hindi niya naman natagpuan sa Capricorn dahil ang Capricorn nga sa masagot sa tayo walang kabuhay-buhay kapag dating na sa romansa, mga ganyan. Pero depende rin yan, ha? Baka mamaya hindi naman Capricorn ang nananaig sa iyo tulad mo diyan. I-analysein natin kung ano nananaig ba sa iyo, birth date, destiny number o astrology. Si Aden naman ang ano natin. Parang ang priority niya kasi talaga is career. And ikaw na nagsagot sa tinatanong ko, ano ba nananaig kay Aldin? Dahil ang priority niya, career, Capricorn nga ang nananaig sa kanya sa kasalukuyan. Na hindi tugma sa isang Pisces na may number 3. Oo. Ang tugma sa kanya ay isang Scorpio na maraming kurbada at kulay ang buhay. So, masasabi ba natin na dahil nga compatible sila, natagpuan nila yung gusto nila sa isa't isa, hinahanap nila. Tatagal ba yung relasyon? Balik ulit tayo sa astrology at saka numerology. Compatible si Arjun tsaka si May sa Pisces as Scorpio na zodiac sign. Pero sa numerology, pansinin mo, 3 ang number ni Maine, pero 5 si Arjo. Hindi masyadong compatible, pero neutral number ang 5. Sa madaling salita, ang saktong kakompatible ng mga 3 ay kapwa niya 3. 3, 12, 30. Tapos, series of 3, 6, 9, katulad ng destiny number ni Alden. 6, 15, at 24. O kaya naman ay 9, 18, at 27. Yun ang tunay na kakompatible ni Maine. Kung boto kayo sa relasyon Maine at Arjo, ipagdasal nyo na huwag matagpuan ni Maine ang may birth date na 6 at 9. Kasi yun ang tunay niyang katugma, hindi yung 5. Ibig sabihin yung possibility pa na hindi sila magkatuluyan. Yun naman ang sasagutin ni Senyor. Kung matatagpuan ba ni May, yung tunay niyang kakompatible na 6 at saka 9 or kapwa niya 3. Naku, ano kayang reaction ng mga nanonood sa atin, mga nakatutok sa ganito po yan ngayon. Eh. Ang March 3 po na Pisces na water sign ay may compatible as in kung relasyon ng pag-uusapan, mayroong saya siyang makukuha sa mga air sign. Para maintindihan ng lahat, pagka kayo ngayon, uso ngayon ng pagpunta sa malayong lugar ng magaganda lugar, pag napunta kayo sa tabing dagat, makikita nyo, naglalaro ang hangin at tubig. Yung alon at tubig, yung hangin at alon ay naglalaro. Ang tawag po doon,
sa malalim na wikang Tagalog, nag-uulayaw ang hangin at tubig. Ilagay na natin yun sa pinakamababaw na Tagalog, nag-uulayaw. O ano po ibig sabihin nun? Nagpapakasaya sila, gano'n? Hindi. Ibig sabihin, meron silang romantic relation. Ayun. Kaya sila ngayon ang magkaroon. Hangin. Okay. Ito pong si Arjo Aytaide, sa numerong 5 na bitbit niya, ay hangin po yung 5. Kaya may saya siya, pansamantala lang. Dahil naman lahat ng 5, sabi nga ni Maestro, neutral. Ang ibig pong sabihin ng neutral ay adaptable sa lahat ng number. Kaya adaptable, ibig sabihin, pwedeng compatible sa lahat ng number. Pansamantala lang. Ito si Arjo Aytaide na may bitbit na numerong 5, tulad ng sabi ko, mababaw. Siya'y pagbibintangan, lack of seriousness. Pero nasa kanya, ang saya. Ang lahat na makipag-ugnayan sa kanya, masaya. Makakakita ng saya. Subalit, sinasabi sa astrology ng numerong 5, napakaraming relasyon. Ito po muna sandali, meron tayong... Okay, meron tayong ano, pagbigyan muna natin ng time yung mga nanonood sa atin, katulad ni Takibasa. Esther Azutilio. Ang tanong niya, ano po ang kapalaran ko bukas? Bukas daw ang birthday niya. Bukas ay January 12. Ka-birthday niya pa si Piolo Pascual. Year of the Dog siya at Capricorn ang Sojak sa niya. Year of the Dog. Ayan. So, anong kapalaran ng may birthday bukas na ano? Siya po ngayon, dahil pecha po ng birthday niya, pumasok sa zodiac sign na Capricorn. Tulad ng nasabi ko kanina, ang buntalan Jupiter ay nananahan ngayon, year 2020, sa zodiac sign na Capricorn. Dahil dito, ano yung pangalan, first name niya? Dexter. Dahil dito, Dexter, ihanda mo na yung sarili, magagandang kapalaran na may palayaw na masaganang buhay ang i-o-offer sa'yo ng year 2020. Yeah. So, suswertihin siya ngayon 2020. Dadagdag ko rin, Dexter, na ikaw ay may birth date na 12, Jupiter. Okay. Tapos Jupiter, ang zodiac, ang animal sign mo, dog. Ang dog ay pagka nilipat mo sa Western astrology ay Libra din. Bihira nakakaalam nun. Saka natin papaliwanag na ang 12 zodiac sign ng animal sign ay siya ring 12 zodiac sign ng Western astrology. Ang dog ay Libra. Kaya magaganda ang mga kapalarang mangyayari kay Dexter, lalo na sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Dahil ginagabayan na ng Jupiter, ginagabayan pa ng Venus sa ruling planet na Libra at sa birth date na 12 na may ruling planet na Jupiter. Magsasama sa buhay niya ang Jupiter at Libra. Kaya magiging Jupiter at Venus. So kung wala ka pang karelasyon ngayon, Dexter, baka tama. This year, magka-jowa ka na. Okay? So, ayan. Natapos na ba natin yung discussion? May dadagdag ka pa, senior, dun sa compatibility ni na Arjo at saka Main? Si Arden po. Arjo po, bit-bit ang numerong 5. Sabi nga ni Maestro, neutral number. Ibig sabihin to, compatible sa lahat ng number o sa lahat ng klase ng tao. Dahil po dito, compatible sila ni Main. Bagamat kaya po si ang taong may bitbit na numerong 5, mababaw po yung relasyon. So, may mababaw. Possibility nga na... Hindi po possibility. Malaki ang mangyayari po talaga sila. Pansamantala lang sila. Kasi wala pong seryosong love life o pangmahabang episode ng love life ang mga taong 5. Naku. Ibig sabihin, playboy ba yung mga ganyan? Playboy ba pag ang birthday mo, 5? Ang linawin po natin yung playboy, ah. Ang playboy po, isang lalaki, boy, na mapaglaro. Oo. Pero pag siya ang nilalaro, hindi po siya playboy. Katulad ng binibintangan natin, kalimbawa, katulad kay Jose Rizal, nilagay sa history book, playboy. Hindi po playboy yon. Dahil mga bigo nga siya. Siya serious. Dumami relasyon, hindi po siya playboy. Pero sa case ni Arjo, sabi nyo nga, November 5, yung birthday niya. Dahil sabi nyo, hindi magtatagal, maghihiwalay sila ni May. Hindi, o. Ganun baka ano yan? Mangyayari ba yan this year? Nakikita nyo mangyayari yan? Dahil hindi nga sila ganun ka-compatible ni May?
Ang alalahanin natin na sabi nga ni Senior, ang number 5 ay air type sign. Bukod sa mga numero sa astrology, ang mga numero may rin ding element. Ang element ng 5 ay air. Ibig sabihin, hahangin-hangin lang yan, dadapo-dapo kung saan siya mapadpad. Kaya maaaring, tinatanong mo, playboy ba si Arjo? Maaring hindi naman playboy, kundi dahil weak, o naka-neutral ang 5, lapitin siya ng kung sino-sino, hindi niya rin matatanggihan. Kaya darating sa kanya, marami siyang relasyon na masasaya. Yan ang gusto mo itanong. Marami siyang relasyon na masasaya. Eh yung ba ang hinahanap ni May na may March 3 na birthday na may ruling planet na Jupiter? Hindi yun ang hinahanap nito. Ang hinahanap ng mga Jupiter na Pisces bukod sa family type ay yung seryosong taong executive. Mataas. Matagalan at panghabang buhay. Ganun. Bukod doon, kailangan mapangasawa ni Maine ay yung mataas. Manager, supervisor, may-ari ng kumpanya. Pero kasi Arjor, hindi ko naman alam background niya. Eh, kakalat-kalat lang ang karir, paiba-iba. Hindi naman siya may-ari ng kumpanya, hindi naman siya supervisor, hindi naman siya managerial, hindi naman siya principal, hindi naman siya dean. Kailangan ni Maine ang isang ang mapapangasawa niya ay yung ganung katataas ng mga tao. Establish ang karir at kinikilala, pwedeng doctorate, professor. Yan ang mga napapangasawa ng Jupiter para ang Jupiter na si Maine ay maging maligaya. Habang si Andrew naman ay raranas lang ng raranas ng masayang karanasan. Ako, ayan. Alam niyo, dumadami yung mga sumusubaybay sa atin. At gusto rin nilang, malaman yung kapalaran nila this year. Katulad ni Rizaline Gorgonia na December 21, 1992 ang birthday. Ano daw ang kapalaran naman nila ngayon? Hi Rizaline, ikaw po ay pinanganak sa December 21. Kung madidinig mo, tinatalakay natin ang numerology, ang 21 po ay taong 3. Muli, kung babalik-balikan mo, ang 3 po ay pinag-aharian ng buntalan Jupiter. Kaya ikaw po ngayon, katulad ni Maine, ay magbibigay ng malalaking swerte sa sino mang madikit sa'yo. Dahil po dito, ikaw ay tatawaging aking swerte, swerte kita, at swerte ang nakuha ko sa'yo. Maaaring magulat ka kasi nga, ikaw ay maraming swerte ngayon na ibabahagi mo sa kapwa. Dahil ang betya ng 21 ay 3, katulad ng sinasabi ni Maestro, kasasabi lang, dapat mong mapangasawa ay may sinasabi, mayaman at angat sa buhay. Dahil dito, wag na wag kang makikipagrelasyon sa mga tambay, walang pangarap sa buhay, winawarningan ka. Kung mapilit ka at iniisip mong ikaw ang may gawa ng kapalaran mo, kamukha ng maraming tao, mangyayari sa'yo. Subalit kikilos ang kapalaran at masusunod ang letra ng hula, maihiwalay ka kapag ang napangasawa mo ay walang pangarap sa buhay na hindi matataas ang ranggo katulad na sinabi ni Maestro. Pero linawin lang po natin ha. Kasi maraming gusto malaman din yung mga kapalaran nila. Para po sa mga personal po yung tanong, actually magkakaroon po si Senior Socrates at saka si Maestro Noryong ng interaction sa mga fans nila sa February. So ngayon pa lang i-announce natin yan. Magkakaroon po sila ng interaction. Pero sa ngayon po, kung meron po kayong mga tanong tungkol sa mga favorite stars nyo, ano ba magiging kapalaran nila, sana po mag-focus na lang muna din tayo doon para at least kasi ang celebrity BTS edition natin ngayon tungkol sa mga paborito nating artista. Pero magkakaroon po kayo ng separate mong time sa February. So, abang-abang lang po tayo at i-announce din natin yan. Para po mas mahaba, mas malaman nyo kung ano yung mangyayari sa inyo sa 2020. Ayan, so balik tayo. So, eto na nga. Arjo at Maine, posibleng maghiwalay. Hindi pa talaga sila. Tapusin na natin doon. Mm. Posible silang maghiwalay. Mm. Yun ang nakikita nyo. Posible silang maghiwalay. At kahit sila magsama, hindi sila made in heaven. Oh my God. Hindi napakaligaya. Sobrang saya na. Sorry po sa mga fans na baka sabihin nyo na babasag kami ng kaligayahan. Ito po ay binabasa lang natin sa numerology. Nagkataon sa lang yung pangalan. Yes po. Kumbaga wala po kaming personal na galit sa mga celebrities. Kaya nga po binabasa po natin kung ano po ba yung magiging kapalaran nila base sa kanilang mga birthday. So wala pong personalan. Ang sa atin kasi guide. Yes. Kung gusto mong higit na maging maligaya, de hanapin mo na yung tunay mong kakompatible. Kaysa isang kaligayahang hindi naman magtatagal dahil natagpuan mo lang siya sa isang parte ng buhay mo.
Pero hindi mo siya natagpuan sa lahat ng parte ng buhay mo. Yun ang nililinaw natin. Maestro, teka lang. Pwede bang yung hindi naman talaga, kumbaga hindi kayo compatible sa kapalaran, ayon sa birthday, ganyan. Pero dahil yung pagmamahal, minsan di ba, yung love conquers all nga eh. Yan ang, posible ba yan? Yan ano, ano pala yung pwede maging solusyon para kung gusto nilang sila na talaga? Yan ang gustong-gusto kong tanong eh. Matagal ko nang ni-research yan eh. O sige, ano-ano pwedeng gawin? Kung hindi mo baka compatible ang iyong minamahal, dapat mo pa bang mahalin? Ganyan ba tanong mo? O may pag-asa ba tayong maging maligaya kung tayong dalawa ay nagmamahalan? Napakalaki ng pag-asa nating maging maligaya dahil alam naman natin, love is God, love conquer all. Maraming definition ng love na napakahiwaga. Sa totoo, sa mysticism, yung love na nga ang pinakamataas, di ba? Kaya magiging maligaya kayo. Bakit hindi? Pero alalahanin niyo yung sinasabi kong pinakamataas, yung mga santo. Napakataas ng pagiging santo niya. Nag-sacrifice yan. Si Jesus Christ. Napakataas ng pag-ibig. Nag-sacrifice yan. Lahat ng mystic nag-sacrifice dahil sa sinasabi nating love. Kaya kung hindi kayo compatible ng karelasyon mo at love nyo ang isa't isa, magiging maligaya kayo pagkatapos ng maraming sacrifices. Handa ba kayo ron upang pagkatapos ng mga sacrifices, yung great love ang ma pupunta sa inyo. Oh, pero minsan, pero minsan, katawang lupa lang tayo. Sino ang may kakayang mag-sacrifice para sa great love? Yun ang malaking question mark. So, paano yun ha? Alam mo yung parang ang ganda ng topic. Na kasi maraming nakaka-relate sa atin na ganyan. Katulad na lang nito ni Christine Manalo. Birthday naman niya, January 11, today. Today ang birthday. Happy birthday, niya, Christine. Anong tanong ni Christine? Meron pa siyang tanong para sa sarili lang niya. Para sa sarili niya. Sige, isingit na lang muna natin. Sandali lang ha. Sandali lang, Christine. Ang birthday niya today. Anong kapalaran niya ngayon? Mananalo ba siya sa loto? Ang Capricorn po, ikaw po ay nasa zodiac sign na Capricorn. Hindi po pinapayo na magsugal ang Capricorn. Subalit sila ay tatama sa jackpot o malalaking swerte nang hindi inaasahan. Kaya hindi siya magsusugal o makikipagsapalar, kundi lalapit sa kanya ang magandang kapalaran. Huwag niya nga hanapin. O ito po, huwag mong nga hanapin, katulad ng ibang maraming babae, hanapin ko ang girlfriend ko, boyfriend ko, hanapin ko ang mapangasawa ko. Hindi po nire-recommended sa Capricorn yun. Kasi earth sign, muli, isang malaking bato, isang malaking bundok na kusang lalapitan ng tao o kusa dahil hindi kumikilos. Kaya ikaw po, kusang lalapit sa'yo ang iyong mapapangasawa. Hindi, huwag mong hanapin, mabibigo ka lang. Dahil dito, huwag ka makipag-chat sa foreigner, bagamat bahari ka magkapera o lumigaya ka pa samantala, sa duloy wala. Dahil muli, lalapitan ka ng iyong swerte. Bagamat pinag-uusapan natin ng numerology, ang numero 11 na birthday mo ay master number. Ibig sabihin, napakalakas na numero. Master number eh. Maestro ng lahat ng numero, parang si Maestro Honoron, siya yung master natin eh. Ibig sabihin, kung hindi mo makuha, hindi mo mayakap ang inyong kapangyarihan, kukwestiyonin mo ang sarili mo. Kasi masyadong malakas, baka hindi mo mayakap o hindi mo matanggap. Kaya sa mga habang papalaki ka, kinukwestiyon mo yung kapangyarihan. Hindi mo maunawaan ang sarili mo. Sa dulo mo lang maintindihan na ang birthday mong 11 ay napakalakas. Samantalang lumalakad ang mga panahon, gagamitin ka ng mga tao na sila ay yayaman, mga ngamuwang ka, may amo ka, may boss ka, sila ay magsisiyaman dahil sa'yo. O muli, kung matuklasan mong gano'n na, pero maaga namin sinasabi, unahin mong payamanin ang iyong sarili. Yun po ang, yun ang payo sa taong 11. Ang galing-galing ni Senyor. Biruin niyo po yan na, on the spot yan, ngayon lang po sinabi yung birthday niya, pero nabasa po ni Senyor yung kanyang kapalaran. So ayan po, sa mga may tanong pa po dyan, sige po mag-comment lang po kayo. Pero sa ngayon, tapusin natin yung issue kina Main, Alden, and Arjo. So ayan na, sa mga kinakabahan, katulad ng sinabi ni Maestro kanina, kung mako-conquer nila yung lahat ng mga challenges na darating sa relasyon, posible pa rin naman pala. So wag munang mawala ng pag-asa sina Main, si Arjo, or yung mga fans nila na ngayon kasi sobrang okay sila, wala silang problema. Baka sabihin nila binabash namin yung love team or baka hindi kami in favor. Hindi po ganun yun. Sinasabi lang nga po,
ayon sa kanilang numerology, astrology, birthday, yan. So, pero sabi nga po ni Maestro kanina, pwede pa rin malagpasan. Depende kung gaano nila kamahal yung isa't isa at kung handa sila. Okay? Ayan. Ang ganda, di ba? Natnat na ano nyo, ang ganda ng topic. Ngayon, dito naman tayo sa isang dalawa pang controversial na personalidad. Si Megastar Sharon Cuneta, nag-birthday noong January 6. Kakatapos lang ng birthday niya, 1966. At saka yung anak niya si Casey Concepcion, na birthday ay April 7, 1985. Ito lang last Sunday sa ASAP, naging emotional si Megastar kasi nandun lahat yung mga kaibigan niya, nandun yung buong pamilya niya, si Senator Kiko Pangilinan, si Frankie, si Miel, si Miguel, yung tatlo pang anak niya. Then, hinahanap ng mga tao si Casey. Nasaan daw si Casey? Bakit napaka-importanting birthday celebration ni Mega? Wala si Casey. So ngayon, ano ba ang problema ng mag-ina? Nagkakatampuhan ba sila? Ano po ang nakikita nyo sa personality ni na Sharon at saka ni Casey? Kung bakit parang lagi-lagi na lang meron silang issues? Ganito po yan eh. Ang kauna-una ang prinsipyo ng success, know thyself. Kasi kung alam mo ang iyong sarili, malamang magiging successful ka. Pag hindi mo alam ang iyong sarili, hindi mo kilala ang sarili, well, malabo. Malabo ka mag-success sa buhay. Eh, sarili mo lang, hindi mo pakilala eh. Kasunod po noon, know your fellow. Kailangan kilala mo ang iyong mga taong nasa tabi mo. Kasi kung hindi mo sila kilala, wala rin mangyayari sa'yo. Lolokohin ka lang, saka lagi lang sasama loob mo. Kasi hindi mo naman kilala yung mga tao. Kaya, Sharon, Ate Sharon, tawag sa'yo nung mga kapatid ko sa Bulacan, Ate Shawi tawag sa'yo, dapat maunawaan mo o kilalaan mo tanggapin ang katangian ng mga pinanganak sa April 7, 1985 na birthday ni Casey Concepcion. Ang taong 7 po, madali lang naman po ito astrology. Lahat ng taong 7, pinaghaharian ng buntalang si Neptune. Malalaman nyo na sa sarili nyo, know thyself, pwede malalaman nyo na kung kayo taong 7. At saka si Charo naman, maobserba niya. Hindi pwedeng manatili sa loob ng bahay ng matagal. Kaya po si Casey at ang iba pang taong 7, hindi travel ng tao po doon, maglalayas. Pinapaniwalaan na siya ay menunal sa paa. Kasi hindi mapirmi sa bahay. Hindi pwede. Kaya kung hihigpitan po si Casey, makakaranas yung naghihigpit na magulang na ito po ay maglalayas. Kasi binubuyo siya, dinutulak siya ng kapalaran niyang maglagalag or maglakbay, pumunta sa malayo. Si Neptune, and the goddess of voyage, maglalakbay, alalakad, aalis, maglalayas. Noon pa siya gustong maglayas. Kung sakaling si pinanganak sa April 7, hindi na po natin lalagyan ng pangalan dahil baka akala nga ng tao, sinisira natin mga relasyon. Kung sino man ang pinanganak sa April 7, nagkataong si Casey Concepcion, siya po ay maglalayas. Hindi po siya mananatili sa bahay. Tatanggapin na po natin yung kung kayo may pinanganak sa birthday 7, ang kanya pong swerte nasa malayo. Kung hindi man niya magawa yon, dapat ang kanyang isip, mayaman ang kanyang imahinasyon. Parang wala din siya sa bahay pag gumagana imahinasyon niya. Kahit nasa loob siya ng bahay, kung mayaman ang kanyang imahinasyon, katawan lang ang nandun. Pero yung kanya, yun ang dapat mangyari. Malabo. Kasi tipong adventurous. Oo, kaya hindi pwede yun. Tanggapin po natin na ang mga pinanganak sa April 7, aalis. Kung sakaling hindi sila umalis, makakaranas po sila ng tinatawag na tulak ng kapalaran. Tutulak sila palabas ng bahay. Matigas pa rin ang ulo nila. Baka karanas sila batok ng kapalaran. Dahil pinapaalis na sila ng kapalaran, di naman nila alam yun eh. Samantala, kung matigas pa rin ang ulo nila, makakagalit na nila ang kanyang magulang. Yun ang mangyayari. Kung papayagan natin siya na umalis ang taong 7 at mag-abroad o pumunta sa malayo, malayo sa lupa sinilangan o kung saan man, kung saan siya masaya, doon po siya. Yun ang pamagat po ng 7. Kaya, hahayaan natin, tanggapin natin, kilalanin, dapat ni Sharon, ang katangian ni Casey. Oo, ganun po. Maestro. Yung pinaliwanag niya, no day self, di ba? Ang orientation ng mga artikulo natin sa Bulgar, ganito. Pagkatapos mong alamin ang sarili mo, kailangan maging maligaya ka.
maging matagumpay ka. Ang tinatanong dito, may tampuhan ng mag-ina. Paano sila magiging maligaya matapos mong malaman kung sino sila sa isa't isa? Ang zodiac sign ni Sharon ay Capricorn. Yes. Katulad ng sinabi ko kanina, straight lang alam niyang kurba. Wala siyang alam na ibang figura kundi straight. Eh, ang zodiac sign ni Casey ay Aries. So, magkaiba sila ng personality. Magkaiba sila ng mundo. Dahil, ang Aries, hindi yan nag-i-straight kahit kailan kung padodrawingin mo. Pag pinadrawing, kaya hindi sila nagka-clash. Tama. Hindi naman dapat mag-clash eh. Kanya-kanyang drawing yan eh. Kanya-kanya ng kulay yan eh. Kung ang kulay lang ng Capricorn, black, okay lang. Tapos ang kulay ni Casey, red, violet, maroon, etc. Okay lang. Paano sila magkakasundo? Paano sila magmamahalan? Kung halimbawa ako ang tatay ni Casey, siyempre, alam ko gagawin ko. Dahil alam ko naman ang karakter ng isang Aries. Kung mahal mo ang anak mo, kung ako, dapat sumama ka sa mga sinasabi ni Senyor na paglalakbay. Sasabihin mo na kay Casey agad-agad, sige, saan ba tayo ngayon pupuntang year 2020? Sasamahan kita. Kung si Sharon ang handang mag-adjust, pwede rin naman si Casey. Sasabihin naman ni Casey, bagamat hindi ako nagiging straight kahit kailan, unconscious to ah, mama, dahil mahal kita. Minsan, isang linggo mula February, ang February 1st hanggang February 7th, sasamahan kita sa bahay, magluto-luto tayo, kung ano naman ang mga ginagawa sa loob ng bahay, yun naman ang gustong-gusto ng Capricorn eh. Sa bahay lang, straight. Huwag masyadong maggagalaga. Magbigayan sila ng time at effort sa isa't isa. Dun magkakaroon ng tunay na compatibility at pagmamahalan. Dito sa mga artikulo natin, saka sa mga tinuturo ko sa inyo, lagi dito ang dulo, dapat maging maligaya kayo at maging matagumpay sa kabila ng pagkakaiba nyo ng mga priorities, ng mga compatibilities. Magkakaiba tayo, wala namang magkakapareho. Pero may pag-asa tayong maging maligaya kung susundin nyo yung mga sinasabi kong i-adjust nyo yung sarili nyo sa tunay na gusto ni Casey. At i-adjust naman ni Casey ang sarili niya sa tunay na gusto ni Sharon. Hindi mahirap dahil konting time lang. Isang linggo lang sasama si Sharon kung saan ang gimmick ni Casey, masusolusyon yung problema nila. Isang linggo lang naman sasama si Casey sa bahay kung saan ang gimmick ni Sharon, masusolusyon yung problema nila. Ibig sabihin, lahat ng bagay, hindi man kayo magka-compatible, ay maaari kayong magmahalan sa ganitong paraan na itinuturo namin sa ating mga artikulo sa Pahayagang Bulgar. So, ang bottom line lang dapat, understanding, love, at saka mag-ina naman sila, kumbaga, di ba, kung sa ibang tao, nahirapan tayo maging kakompatible. Ang bottom line, alamin mo yung deepest need ng kapwa mo sa pamamagitan ng astrology at numerology. Ibigay mo sa kanya. Kasi, kung aalamin mo lang gusto niya, hindi naman yun ang totoo niyang gusto, mapepeki ka. Halimbawa, sabi ni Sharon, tara, mamasyal tayo. Pero alam mo naman, hindi naman yun ang deepest need ni Sharon. E di sumasakay lang sa'yo. Dapat sabihin mo, unahan mo na. Nakaplastikan lang. Tama! Sasabihin, nagpaplastikan. Dapat unahan mo na, alam ko deepest need ng isang Capricorn. Magluto sa bahay o magtingin ng magagandang bahay sa ano, magpunta sa mga agricultural land, mambitas ng mga... Yung deepest need ng isang Capricorn, kailangan malaman ni Casey. At yung deepest need ng isang Aries, malaman naman ni Sharon. Tama. Yun ang ituturo ko pa sa inyo sa susunod ng mga araw. Yung deepest need ng kapwa nyo. Kaya isang sambit mo lang. Halimbawa sa'yo, bibili tayo ng house and lot sa ganitong pet. Sasama ka agad sa akin. Pero sa ibang zodiac sign, kahit sabihin ko yan, walang appeal. Bibili kita ng house and lot. Hindi ka sasama sa akin. Kasi hindi yun ang deepest need ng isang ibang zodiac sign. Kailangan talaga mag-adjust sila sa isa't isa. Teka, babalikan natin yan. O, may nag-comment naman si Chris Ramos Barnachea, tama ba ako? Ano po ang kahulugan ng buhay ko ngayong 2020? April 12, 1990, ang birthday niya. April 12, 1990. So anong zodiac sign ang niya? Ang zodiac sign na pinanganak sa April 12, 1990 ay Aries. Ito po, kung gusto mong swerte sa taon nito, lagi at madalas kang magsuot ng kulay red. Dahil ang red po ang pinakalucky number ng Aries. At kailangan pong meron kang ambisyon. Dahil ang Aries at ang saltang ambisyon ay iisa lang. May idadagdag lang ko. Nabasa mo yung letter. Paki-plus nga ulit. May napansin lang akong napakagandang salita eh.
Anong salita? Basahin mo yung salitang kahulugan. Ano po ang kahulugan ng buhay ko? Pansinin mo, ang meaning. Ano daw ang meaning? Tingnan mo destiny number niya. 2020, ang ano bang destiny number niya? 8. April 12 is 4 plus 12. 4 plus 12, si ano ba? 4 plus 12, 16. 4 ang ano? 4 plus 3, plus 1. 4 plus 3, 7, 8. 8 ang destiny number niya. Hindi napansin ni Maestro. Alam na alam niya gusto kong i-point eh. Ay, ni Senyor. Hindi napansin ni Senyor. Yung mismong deepest need, yun yung dinidiscuss ko sa kanina, di ba? Deepest need nung nagtatanong, kahulugan. Kasi yun ang sakto sa numero niyang 8. Sa totoo lang, kahit maglakbay siya ng maglakbay, aris din yan eh. Walang kahulugan ng buhay niya. Kasi 8 ang longing niya. Lagi siyang may hinahanap. Hindi katulad dito kay Casey 7, iba naman na itatanong niya. Ibig sabihin, yung mga taong 8, kailangan nilang matagpuan ang kahulugan ng buhay nila. Paano mo matatagpuan ang kahulugan ng buhay mo? Yan ang i-discuss natin sa susunod, sa sinasabi mong abangan nila. Dahil kulang tayo sa oras. Ano po, sige natin kung isang overtime tayo. Ano po, yung pilis-pilis ng oras na kayo sa oras na tayo bago October 8 din, oh. Ano ba? Si... Ano pangalan niyan? Mary Eve Divina Grace Gracia. Oh, palagay ko po Mary, sa palagay ko, sa rami ng na-discuss natin na taong 8, eh kahit paano may natutuwang ka. Eh pero dahil doon sa 8, balik-balikan mo lang, replay mo, ang dami na natin sinabing katangian ng taong 8. Ngayon, dagdag lang, ikaw po ay nabubuhay sa mayroong mapakalalim na kalungkutan. Kasi po eh, si Saturn ang buntala o planeta na melancholy. Paki-check po sa Google para mapabilis tayo. Melancholic personality. Para maintindihan mo sarili mo kasi no day self nga ito eh. Magkaganon man dahil ikaw nasa zodiac sign na Libra, kahit di kita nakikita, alam ko sexy ka hanggang super sexy. Dahil po ang Libra ay pinag-aharian ng buntalang Venus. Kung sakaling ikaw ay mataba, mapapanatili ang iyong kaseksyan hanggang pagtanda. Dahil kasi si Venus ay hindi mawawala, nakakapit mismo sa iyo. Kaya muli, ikaw ay sexy to super sexy. Kaya dahil dito, maaaring malungkot nga ang malalim ng pagkatao, pero ikaw po ay magkakaroon ng masarap na buhay. Maaakit mo mga taong handang bigyan ka ng sarap ng buhay. Bagong cellphone, bagong gadget, titira sa kondo. Yan po ang antayin mo. At magsisimula na ngayon sa taong ito na maramdaman mo ang ganong daloy ng iyong kapalaran. Ayan. So abang lang si, ano nga ang pangalan niya? Sa susunod po, magdi-discuss pa po sila ng mas malalim tungkol sa mga kapalaran niyo. Sa ngayon, dahil kulang nga tayo sa oras, tapusin na natin yung kay Sharon and kay Casey. And may mga nakikita pa kayo sa career nila ngayong 2020, magiging okay ba? Para lang matapos natin yung ano discussion at may sara natin. Next week, ibang celebrities na may i-discuss natin. Actually, ang dami po namin naka-line up dito dahil ang dami nating gustong basahin ngayon i-share sa mga fans. Kaso kulang po tayo sa oras. Baka itong prediction natin, abutin na hanggang June. Sa sobrang dami, di ba? Pero sa ngayon, sige, ano nakikita niyo sa kapalaran? Ang mensahe po. Every time tayo. Ang mensahe po para sa Capricorn muli sa taong year 2020, ang buntala ng kasaganaan o planeta ng kasaganaan sa Jupiter ay isa sa inyo sa buong taon. So maswerte ang 2020 kay Sharon. Sa larangan ng kabuhayan. Ang love life po ni Sharon, mananatiling katudong ka, papahula lang kay Mary Grace, di ba? Ano ba? Mary Grace. Dahil may malalim na lungkot lagi. Hindi kayang gampanan ng 10 Kiko, Senator Kiko Pangilinan, matugunan yun. Talaga ba? So, yung relasyon nila, nakikita nating masaya, pero ano to? Pang-camera yun. Lang ba ito? Hindi totoo yun. Malalim ang lungkot. Bagamat si Sharon ay taong 6 na pinag-aharian ng buntalang Venus, talagang katulad sinabi ko kanina, super sexy, kahit mataba, hindi pwedeng hindi maiiwan yun. Si ngayon, hindi, kahit po tumaba siya, kahit mabayat, hindi mawawala ang traits, Venusian traits. Yun po. Hindi mawawala ang lungkot. Hindi, ang Venusian, ang kaseksi yan. Itong Aris po, si Casey, muli dapat natin siya maunawaan. Ang Aris po, fire sign. Fire. Ibig sabihin nun, wala naman itong ganong damdamin. Hindi niya naiintindihan yun. Wala po. Maaring magkaroon siya ng damdamin, sacrifice, o ano man.
hindi yun mawawala lagi. Kasi ang mga pinanganak sa Aris, para sa material things. Kaya siya, nagkataon lang Casey pangalan niya, pero, ay, oh, nagkataon Casey conception, tapos nasa zodiac sign na Aris, muli, ang Aris po ay para sa material things. Kung hindi na siya mabibigyan ng material things, hindi naman sa, hindi na to si Casey, dahil baka sabihin yung sisiraan natin si Casey. Ang mga nasa Aris, gagamitin lang po niya ang lahat ng madikit sa kanya. Ganun? Kasi po fire, di ba, pinaliwanag natin yung water. Tititigan mo yung water, yakap-yakap ng baso. Yun po ang water, para magkaroon ng silbi o forma ang kanyang buhay. Kung wala yung nakayakap ng baso, wala nang saysay. Yun po ang sa water sign. Ayusin lang natin, senior, yung word. Baka sabihin ng mga nanonood sa atin, sinasabi natin user si Casey. Hindi po user si Casey. Kumbaga, kailangan niya, nakadepende lang siya. Hindi, teka. Hindi yun, sa water po yun. Nakadepende doon sa ayakap ng baso. Ito pong fire naman, madali lang maintindihan ang lahat ng fire. Kalimutan niya muna yung Casey conception. Lahat ng fire sign, fire. Oh, che-checkin nyo, ang dami, tagal na sa libro. Google ko ano-ano. Wala naman makapagpaliwanag. Dito lang po sa Bulgar yun. Papaliwanag ang kahulugan ng fire. Kukuha ka ng typewriting, sisindihan mo po yon habang may sinusunog na papel, mayroong fire. Ibig sabihin nun, habang may ginagamit, consume by fire. Ang Santo Domingo chart, consume. Ibig sabihin po nun, yun ang gamit, kaya consumer product, gamit. Ginagamit ng apoy sa kasalukuyan, ang simbahang Santo Domingo, para manatili ang apoy. Kapag wala na po susunugin ng fire, wala na rin apoy. Kaya po ganun ang mga Aris. Eh, sa malungkot o masayang balita, kailangan meron silang susunugin, gagamitin. Ngayon, sila po parang malungkot. Pero sa totoo lang, nasa kanila ang malaking kabuhayan. Malalaking kumpanya, maraming sasakyan at maraming ari-arian, lote, mga kotse. Yun po ang dapat na maging kapalaran nila. Agree ka ba dun, maestro, na yung mga Aris? Ano nga sila? Parang swerte career-wise, pero love life-wise, hindi sila masaya. Totoo ba yan? Wala naman tayong oras. Konti na lang. Konti na lang. Hindi, ibuod na natin ito pati kay Sharon at kay Casey. Kay Casey kasi, ay kay Sharon, makikita mo yung Capricorn. Lagi kong sinasabi sa reader natin, o sa pagpapayo, o sa pagbibigay ng advice, ano ba nananaig, Capricorn o number 6? Kung ako kay Sharon, ang pananaiging ko number 6. Kasi itong 8, may lungkot. Ngayon taong ito, kapag pinanaig niya ang number 6, Venus, ang ruling planet ng number 6, magiging maligaya siya. Paano magiging maligaya ang isang taong may birth date na 6 sa zodiac sign na Capricorn? Muli, panaigin mo ang number 6. Masosolve lahat ang problema mo para magi. Paano niya gagawin yan? Sasabihin ko, sana yan ang may bayad na. Pero libre. Libre ha? Paano mo pananaigin ang number 6 kaysa sa Capricorn upang ikaw ay maging maligaya? Dahil kahit saan mo i-research, sabi nga ni Senyor, ang Capricorn, makikita mo ang planeta niyan, Saturn. Bagamat ang Saturn, parang Jupiter, malaki rin kalungkutan. Kaya huwag natin panaigin sa buhay ni Sharon ang Capricorn dahil mahal natin siya. Panaigin natin ang buhay ng number 6 sa Venus. Napakasimple lang kahit hindi na magbayad. Lagi siyang magpaganda. Tama. Huwag niyang iwanan ang tungkol sa passion, sa beauty, sa dress, sa kulay. Lahat ng may kaugnayan kay Venus, huwag niyang iiwanan yun. Kahit na ayain siya ng amiga niyang mamasyal tayo sa bundok, Capricorn yun eh. O kaya eh, tingnan natin yung magagandang mga lugar. Capricorn na naman yun. Bagamat pwede siyang magpa-impluensya sa ganung pag-aaya ng zodiac sign na Capricorn, kailangan lagi siyang maganda. Mas i-priority niya ang beauty bago ang lahat. Bukod sa beauty, masarap na pagkain, makukulay na bagay, halaman, at marami pang iba na magpapaligaya sa isang Venus. Kaya sa taong ito, napakadali ng solusyon sa buhay ni Miss Sharon Cuneta. Huwag mong panaigin ang zodiac sign na Capricorn sa buhay mo. Huwag mong isipin yung mga pera-pera, walang kaugnayan yan kay Venus. Mas may kaugnayan yan kay Capricorn, kaya lalo siya dapat puro kagandahan. Doon lang siya magiging maligaya. At si Casey naman, katulad ng pinapaliwanag ni Senyor, fire. Napakasimple rin. Kaya lang nagkaroon ng... Ano siya magiging maligaya? Napakasimple. Kaya lang nagkaroon ng konting conflict. Yung 7 kasi, family oriented. Mahal niya ang pamilya. Mahal niya mag-stay sa bahay. Pero nagtataka ka, ba't naglalayas ka mo? Nananaig sa kanya yung Aris.
na layas ng layas. Ganito naman ang payo kay Casey, kung tunay siyang magiging maligaya, lalo na papayagan naman siya ni Sharon, gawin niya ang anumang bagay na maisip niya. Na no boundary, no limit. Doon siya magiging maligaya na dapat maunawaan ni Sharon. Dahil yun ang humahatak sa planetang Aries na Mars. Gawin niya lahat ng nais niyang gawin at mas magiging maligaya siya. Pero sa love life, ganun din. Suswerte. Suswertein siya basta nawala yung no holds bar. Basta nawala, basta ganun ang ginawa niyang prinsipyo, mas magiging maligaya siya. Kung pananaigi niya yung Aries, pag gusto niya, nasa kanya rin, hindi natin siya makakausap, di ba? Pero kung gusto niya naman panaigi ng seven, maging family-oriented siya. I-prepare niya na yung tungkol sa family. Diba kapag naging family-oriented siya masyado, yung close siya sa pamilya niya, kay Sharon, hindi nga niya matagpuan. Kaya hindi ko maidiin kay Casey yung katulad ng pinapagawa ko kay Sharon. Bata pa kasi si Casey. So kailangan niya kailangan niya munang makita yung priority niya. Tanong muna natin sa kanya, ano ba talaga priority mo? Yung pagiging Aries mo o yung pagiging Seven mo? Kailangan muna nating maunawaan sa kanya yun. Tsaka natin siya papayuan ng siguradong ito ang hinahanap ng buhay mo. Ayan. So nakapagbigay na po sila ng tips sa mga pwedeng gawin ni na Megastar and Casey para finally maayos na yung kanilang tampuhan. Okay, so overtime na po tayo. Actually, 1 hour lang po ito. Pero dahil sa masarap na kwentuhan, umabot na po tayo ng ilang minutes na yung sobra natin. Then, 11 minutes. Okay, sa mga nagko-comment pa po, pasensya na po, hindi na namin mababasa ngayon. Pero next week, pwede po kayong mag-comment ulit. Tumutok lang po kayo sa Bulgar, Celebrity BTS. And mga kasama po ulit natin next week, sina Senior Socrates Magnus and si Maestro Honorio Ong. Abangan niyo po kami sa next Saturday, same time, 11 a.m. to 12 noon. And ihanda niyo na po yung mga questions niyo tungkol sa mga paborito niyong at iniidolo niyong artista. Muli kami po ay magpapaalam, Senior. Maraming po salamat sa lahat at binabati ko po kayo uli ng Happy New Year of the Rat. Ini-invite ko po kayo sa next episode ng aming Celebrity BTS Bulgar Newspaper at pagbasa at pagsubaybay sa ating Diyaryong Bulgar. Kasalukuyan po sa karunungan lim, ang ating pumpaksa ay prediction year 2020 sa buong daigdig. Inaanyayaan ko po kayong subaybayan. Muli, ito, ako po si Maestro Honorio Ong. May bago po akong column sa Payagang Bulgar, ang forecast 2020 para malaman niyo ang inyong kapalaran. Tandaan niyo po na hindi naman mahalaga na malaman mo ang iyong kapalaran dahil may higit na mas mahalaga dito. Pagkatapos mong malaman ang iyong kapalaran, ano ba ang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin ay simple lang. Ikaw ay maging maligaya at maging matagumpay sa buhay mo. Yan po ang ituturo namin sa inyo sa susunod na mga araw dito pa rin sa ating Celebrity BTS. Masaganang bagong taon po at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ako naman po, nagpapasalamat din po ako sa mga tumutok sa atin sa mga ngayong Sabado sa hashtag Celebrity BTS. Maari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube channel ng Bulgar TV and sa FB Live. And please visit our Bulgar online website para po sa mga latest sa chika tungkol sa mga artista, sa politika, at sa lahat po ng mga gusto niyong malaman. Next Saturday, samahan niyo po uli kami at kung may mga tanong po kayo, sasagutin po namin yan. Dito lang po sa hashtag Celebrity BTS. Bye-bye!